Good morning mga kapatid. Dito ito na naman po tayo sa ating verse of the day, January 17, 2021. Matatagpuan po sa Proverbs chapter 11. So ito po siya, ito po yung English. Babasahin ko po ng Tagalog. Ang sabi dito, ang bibig ng matuwid ay bukal ng kabuhayan, ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. So dito po yun, the mouth of the righteous is, diba, it's a fountain of life, but the mouth of the weak causes violence. So napaka-iksi lamang po ang ating verse ngayon. Nagsasabi nga dito na yung bibig po natin dapat ginagamit po ng matuwid. Actually, magaganda naman tayo yung pagsasalita sa ating kapwa. Ngunit lang, like, tinatakpan lang ng kasamaan. Kumbaga, tulad ng mga chismosa, yung nagchichismis ka, mali-mali yung sinasabi mo. Kasi diba ang pagchichismis is dagdag at bawas. Eh, lahat tayo may kanya-kanyang mga opinion. Tapos, dinagdagan na lang natin. Yung main ng story, mag-iiba na siya. Dahil, kumbaga, alimbawa, sabihin mo, na, meron doon na si, ano ang may kasalan, ginawa niya ng ganito. Tapos, pag binalita mo sa iba naman ang storya. Oh, ginawa niya, kasi sinadya niya. Siguro sinadya niya yun. Ganun. Sinadya na siguro yun para makuha niya. Yung bang salita na mga opinion na dagdag doon. Tapos, yung iba naman na salitang halimbawa hindi nasadya, kumbaga, aksidente, is gagawin na lang na ginawa nila yun para sila is makaraon sa limbawan mga ganyan. Tapos ibibigay doon, sinasadya doon kasi gusto niya na maging ganito para makuha niya. O, diba, dagdag na yun. Yan yung po mga halimbawa. So alam po natin yan, yung mga chismis na mga storya na wala tayo na nandun. Tulad na lang nung mga ngayong napaka-trending tungkol sa pagkamatay ng isang stewardess. So, kanya-kanyang opinion. Iwala naman tayo doon sa pangyayari. Tapos, yun, dagdag at saka bawas na yung mga pangyayari, yung mga salita. So, yung bibig natin, dapat inasa matuwid, natatakpan ng kasamaan. So, huwag po tayong magpadala kung yung sinasabing paghuhusga, kung ano lang ang nailabas sa bibig natin. Huwag po natin hayaan yan. Gamitin po natin ang ating bibig sa magandang salita, na hindi tayo nakakasakit
Saka po, dahil hindi naman po natin alam ang katotohanan at ang pangyayari. So, no? Ganyan lang po ang masasabi ko, mga kapatid. Ingat po tayo sa ating pagsasalita. So, hindi tayo nakakasakit ng puso sa kapwa. So, maraming salamat. Let us pray. Oh God, salamat po sa umagang ito ngayon na kami po'y nagkakaisa. Salamat po sa buhay na pinahiram mo. Oh God, hindi po namin maisa-isa ang mga blessing namin natanggap, Panginoon. Nagsasalamatan po namin yan, lalo na sa aming trabaho, sa aming mga kaibigan, Panginoon. Maraming salamat. God, kami po'y patawarin niyo. Kami po'y nagkakasala sa pamagitan ng salita, sa gawa at sa isip, Panginoon. Patawad po, God. Lalo na po yung mga salitang na masakit laban sa aming kapwa, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Oh God. Lord, kami po'y healing sa iyo ng araw-araw na pagkain, araw-araw na safety sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na kami po'y yung gabayan. Kahit saan man kami magtungo, Panginoon Jesus, gabayan niyo po kami sa lahat ng pangyayari. Lord God, kami po hihingi sa iyo ng protection, blessing, at pagkakaisa, Panginoon. Hingin po namin na magkakaisa kaming lahat at magkakaunawaan, Panginoon. At Lord, yung may mga sakit, Panginoon, magpagalingin niyo na po. At hingin po namin, Lord, ang mundo, ibigay niyo na po ang gamot para sa lahat, Panginoon, upang ito'y gumaling na. Araw-araw po namin hilingin ito, Panginoon, at hindi kami magsasawa. Dahil po, ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin, Panginoon. Patawarin niyo na po ang mundo, Panginoon, sa malaking kasalanan, O God. Lord, maraming sa lahat. Hingin po namin, Panginoon, ang bawat isa na may kahilingan at mula sa puso ang pagdasal, ang pagsalita sa iyo, Panginoon. Ibigay niyo po sa bawat isa. Maraming salamat, O God. Ito po ang aming kahilingan at pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, thank you mga kapatid.